Mga ka-hunters, eto na naman po si Cramston ng Clicker's Compass. Pasensya na po mga ka-hunters na matagal po tayong hindi nakapag-upload ng bagong video. Kasi po busy lang po tayo sa ating trabaho at sa mga site na pinuntahan natin. Shout out kay Mindanao Exploration Hunter, Rainy Boy Utakan Vlog, Race Masukat TV, Norvin Lu Tarelia, Edward Gravato, Ivan Bacalso. Shoutout na rin kay Bukidnon TH, kay Lane Motovlog, Henderson's Vlog at Noli Galon Next Vlog. So ngayon mga hunters ay i-continue na po natin ang ating topic. At ngayon mga hunters ay tatalakayin po natin o pag-usapan natin ang isang site na aming pinuntahan. Nag-request kasi sa amin ang may-ari ng site na ito na may bago po silang na-discover o natuklasan sa isang site. Ang site na ito mga hunters ay matagal na nating hindi binalikan kasi po ang mga treasure site na nandoon mga hunters ay naiiba na at hindi na nasa tamang posisyon. Kaya pag-remapping namin mga hunters sa pamagitan ng sign-to-sign strategy mga hunters ay hindi na po namin ma-point mga hunters kung saan nakabaon ang treasure. Kaya nakapag-decide kami na ipaliban na lang muna ang site na ito. Ngunit mga hunters, tumawag uli ang may-ari ng site. Ang sabi kasi nila sa amin ay meron po silang supporting site na natagpuan doon. Ganito kasi ang sitwasyon ng kanilang site. Nang pinuntahan namin ang kanilang site mga hunters, ay nakita namin doon ang isang stage formation ng isang falls mga hunters. Ito ay maliit lang na falls or talon at ito po ay naka-stage formation. At kung pagbasihan po natin sa ibang lecture ng mga YouTuber mga hunters or mga treasure hunters na nag-explain tungkol sa mga paraan sa pagti-treasure na nasa YouTube, ang stage formation daw mga hunters, pag ganito po ang sign, ang treasure ay nasa gilid nito. Ngunit hinahalughog na po ng may-ari ng site ang isang stage formation na natagpuan nila doon. Sa kanilang paghalughog doon mga hunters at paghukay ay wala po silang natagpuan. Kaya tumawag sila sa amin para i-continue po ang tungkol sa nakita nilang mga treasure sign doon or supporting sign. Pagkatapos ng stage formation mga hunters, sa di kalayuan nito ay matagpuan mo po ang bato na may nakasulat po or nakaukit ng dalawang linya. So sa nakikita po natin sa video, ito po ay naka-engrave sa isang bato. Ang line po mga hunters na nakaukit sa bato or guhit na nakaukit sa bato, ito po ay nakaturo mga hunters sa east direction. At sa north direction naman mga hunters ay itinuturo ng sign na ito ang isang butas. At nang pinuntahan namin ang isang bato mga hunters na merong butas, ay nagkumpas na naman kami doon. At ayon mga hunters, hindi na po sa north direction. Ito po ay nakaturo mga hunters sa east direction. Katulad ng direction mga hunters na ibinigay po ng dalawang linya na nakaukit sa bato. At nang pinuntahan namin ang east direction nito, ay natagpuan po namin ang isang kuweba. At ang sabi-sabi sa mga tao nang nauna doon mga hunters, ay meron daw square na isang semento na nasa ilalim nito. Kaya nakapag-desisyon kami mga hunters na pasukin ang isang kuweba upang hanapin or tingnan mga hunters sa loob kung totoo ba na meron pong square na isang semento na nakalagay po sa floor portion nito. Ngunit mga hunters,
wala na po kaming natagpuan doon. Dahil ang sabi po ng may-ari ng site, mga hunters, ang kuweba daw na ito, mga hunters, ay nakaranas na po ng erosion. So ang ibig sabihin, mga hunters, hindi na po natin makita o matagpuan ang isang square formation na isang semento sa loob ng kuweba. Kasi po, mga hunters, dahil ito po ay nakaranas na po ng erosion, natabunan na po ang isang semento na dapat naming makita doon. At dahil sa wala na po kami natagpuan na isang semento doon, mga hunters, ay napag-isipan namin na akyatin po ang ibabaw ng isang kuweba. At doon, mga hunters, natagpuan po namin ang isang butas, mga hunters, na napakakinis po. Ito po ay kasing laki, mga hunters, ng isang pitcher. Nang aming tinanggal, mga hunters, ang bato na nakaharang po sa isang butas, ang butas pong ito, mga hunters, ay napakalalim. Pinasok po namin ang aming kamay upang mahawakan po ang texture ng isang bato. Ito po ay parang sucker deposit. Kaya sa tingin namin, mga hunters, ang site na aming pinuntahan ay meron na pong nauna sa amin. Kung totoo man na ang semento na nasa loob ng kuweba ay natabunan, ang sementong iyon, mga hunters, ay nasa loob pa ng kuweba. Ngunit sa pagpasok namin, mga hunters, ang sementong iyon, mga hunters, na sinasabi nila ay hindi na namin natagpuan. At ang butas, mga hunters, na nasa ibabaw ng kuweba na isang sucker deposit ay bukas na. So ang ibig sabihin nito, mga hunters, ay meron na pong nauna na treasure hunters na nagpunta doon or nakadiscover sa isang area. Hindi lang siguro alam ng may-ari ng site na may nakapasok na po doon na mga treasure hunter. Kaya, mga hunters, ay nagdududa po kami na baka nakuha na po or may nakakuha na po sa mga treasure na nakalagay doon sa kuweba. At kung meron po kayong mga idea, mga hunters, tungkol sa site na ito or nakaranas na kayo or naka-experience sa isang site na katulad nito, mga hunters, ay mag-comment lang po kayo sa amin upang malaman din namin ang inyong mga idea kung meron pa bang nakalagay na treasure doon or nakabaon doon or ang treasure doon, mga hunters, sa isang site ay nakuha na. So mga hunters, sana ang video ito ay naging example po sa inyo na sa site na ito, mga hunters, ay meron pong nakabaong kayamanan. Ngunit mga hunters ay hindi na namin natagpuan. So mga hunters, salamat po sa palaging pagsubaybay ng aming channel na Clickers Compass. Once again, ito po si Crumstein. Maraming salamat po.